Alright guys, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay nandito tayo sa City Hall kasi dito lang po yung naisipan kong lugar na mapagpahingahan. At kasi po ay napakainit. At syempre, meron na rin din akong i-share sa inyo kasi dumating na po yung hydraulic switch natin. Ayan. At naikabit na po natin dito sa motor natin. Okay, kung mapapansin nyo, ito po. Yan. Bale, nakadali po yan dito hanggang papunta dito sa may batok. Dito. Dito sa ilalim. Bale, nandyan po yung terminal nyan para maikabit. O maitap natin yung terminal ng switch mismo sa may wire at yung terminal ng hydraulic switch mismo. Okay, nandito banda. Bale, hindi ko na to dati naisama. Nung na-vlog natin ito, nung pinakabit natin kay Rowel, hindi na natin to naisama kasi nahuli to. Bale, dumating to nung nakarang araw lang at naikabit natin pagka tanghali. Kaya hindi natin to naisama nung nagpa-install tayo na ito kay Rowel. Okay? At nakita ko na parang madali lang naman kaya ako na lang talaga yung nagkabit. Okay, bale, ito lang talaga yung topic natin ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo na naikabit na po natin yung hydraulic switch natin kasi 'di ba dati yung last video natin is na-mention ko sa inyo na wala pa pong brake light yung preno natin dito sa ano sa likodan yung dito wala pong switch, hindi po natin ginamit yung stock niya kasi parang ang layo, nandito banda yon sa may ilalim tapos yung preno natin is nandito. Kaya medyo malayo siya, 'di ba? Kaya ayun, sa wakas naikabit na natin. Ngayon ay umiilaw na, ayan. On natin. Ayan. Ayan oh. Ayan. Ayan oh. Umiilaw na, 'di ba? Bale, aray ka. Bali, ako na lang guys yung nagkabit nito kasi madali lang naman siya. Nahirapan lang talaga akong ikabit dito sa may terminal kasi napaka liit ng space dito. Napaka liit. Pero so far is nakabit naman na maayos. Nahirapan lang ako dito kasi sa mga iba, sa ibang nagkakabit nito, binabaklas to. Ay hindi naman totally binabaklas. Bali, inaangat lang to. Tapos ito tinatanggal. Ito, mayroong screw yan dito sa ilalim. Tinatanggal, tapos inaangat to. Tapos ito, tinatanggal din ata to. Pero yung sa akin is, napansin ko, yung sinilip ko dito sa ilalim, kung saan nakakabit yung stock na switch, parang napansin ko, yun nandun sa ilalim. Kaya sinilip ko, binuksan ko to, nakita ko dun. Diba? Nakita ko dun na pwede pala. Kaya ito lang yung tinanggal ko, yung batok lang. Diba? Maliit lang yung unti lang yung binaklas ko na cover pero medyo nahirapan ako dito kasi napakaiksi nung space, 'di ba? Pero nakabit naman at ito wala naman tagas pag inapakan. Ayan. Okay. Kaya ngayon kompleto na yung shifter natin. Kung tinatanong nyo na kung pwede ba yung stock na ano na switch yung gagamitin, pwede naman. Pwede, pero di lang natin alam kung paano siya gagawa ng discarte, eh. 'Di ba? Kasi nandito yung preno, tapos dito nakakabit yung ano, yung stock sa may likodan, sa likodan nito. 'Di ba? Di lang natin alam kung paano natin ipapakabit kay Rowel, 'di ba? Sabi ni Rowel, pwede naman daw, pero yun nga makakaproblema, parang hindi siya magiging stable yung brake light niya. So napakahirap ng ganun kasi baka banggain ka sa likod. 'Di ba ito sa hydraulic switches, talagang walang palya. 'Di ba? Walang palya. Talagang iilaw to. Ayun yung sabi ni Rowel. 'Di ba? Lalong-lalo na pag kayo ay magpaparin niyo ng rehistro ng motor. 'Di ba? So yun. Shinare ko lang talaga sa inyo
yung about dito sa hydraulic switch natin. Okay? At yung napansin ko lang dito, guys, sa shifter na to, ito. Hindi ko lang alam kung kailangan i-adjust dito kasi ang hina ng preno. Ang hina ng kapit ng preno. Di lang natin alam kung sa shifter talaga. Sigurado ko hindi naman sa brake master kasi original to eh. 'Di ba? Di lang natin alam kung itong preno talaga, kung hindi siya masyadong nakaka-pump dito. Ayan, dito sa ilalim. Ayan, kasi kung mapapansin nyo, ayan o. Ayan. O. Di lang natin alam kung sa shifter yung problema o sa brake fluid natin. Ayan. Kasi dati, yung ikinabit natin to, sabi ni Ruel, hindi dumainit yung brake fluid kasi kung mapapansin nyo, yung brake fluid kasi pag nilagay natin dito sa ilalim, tapos kinapa mo, tapos ginanyan mo, dapat mainit yan. Eh, ito yung hindi. Malamig. Diba? Malamig po yung ano, yung brake fluid nito. Ewan ko kung saan yung problema. Dito o dito sa brake fluid. Pag pinalitan ko to ng Priston talaga, baka sa susunod palitan ko to. Eh, pag hindi pa rin ano, maging maayos yung preno, so, baka dito talaga yung problema sa shifter. Hindi niya masyadong napapump yung fluid. Papunta dito. Papunta dun. Okay? Ayun yung pagkakaalam ko. Nandito lang yan sa dalawang to. Sa shifter, dito banda, hindi niya masyadong napapump. O sa mismong fluid. Okay? Bale, kung tinatanong nyo naman guys kung paano po nagpi-play yung hydraulic. Bale, kung dati, yung sa stock, hinihilan niya yung switch para umilaw yung brake light natin sa likod. Ito, fluid na po yung nagpa-pump. Fluid na po yung nagsiswitch papunta doon para umilaw po yung brake light natin sa likod. Okay, kasi meron yung mga butas. Pag pump mo ng ganyan, bali ito, dadaloy dito. Pag pump mo ng ganyan, may dito sa loob na to, may fluid to mula dito. Tapos yan na yung magpa-pump para yung fluid pumasok dito sa hydraulic switch natin at mag-switch na siya para umilaw yung brake light natin. Ganun lang naman yung ano, yung pagkakaintindi na itong hydraulic switch. Okay, tapos dito sa ano, sa brake hose, ganun din, fluid din. May fluid din dito na dumadaloy. Okay? Ganun lang naman yun, guys. Ang init, grabe. So yun guys, kung tinatanong nyo naman po kung maganda po ba yung smoke o CNC na shifter o half shifter, maganda naman siya guys. Hindi matigas si cambio at hindi siya mahirap ipreno. Yung una, nanibago lang talaga ako kasi yun nga, medyo umangat at medyo napunta dito sa likodan yung paa natin. Nanibago talaga ako. Sa una, parang nangalay ako. 'Di ba? Una at pangalawang araw parang nangalay ako. Pero pagkatapos nung araw na 'yon, mga ilang araw, ay wala na. Parang nawala na yung ngalay. 'Di ba? Yung una talaga, yung unang araw, pangalawa, especially yung may angkas ako, yung angkas ko yung partner ko pag hinahatid ko siya, pagkasama ko siya, nangangalay talaga ako, guys. Nangangalay ako. Pero ngayon, parang nasasanay na ako, 'di ba? Parang nawawala na yung ngalay. Ewan ko lang sa ano. Ewan ko lang sa long ride, hindi pa natin matatry. Siguro this Sunday para magkaroon kami ng charity o sumama kami sa charity baka sa Barugo this Sunday, October 16, pag nagkaroon ng charity. Yung charity mabagal talaga yung takbo niya, nasa around 50 to 60 lang yung takbo niyan. At marami kayong kasama. Kaya doon talaga masusubukan itong shifter na to kung nakakangalay talaga siya. 'Di ba? Kung nakakangalay ba siya sa long ride kahit mabilis o sa short ride tapos mabagal ay yung takbo. Malalaman natin 'yan diyan sa dalawang 'yan. 'Di ba?
goods na goods po yung shifter na to, sa murang halaga, goods na goods. Wala akong masabi. Okay? So yun guys, yun lang naman po yung topic natin ngayon. Shinare ko lang talaga sa inyo yung about doon sa hydraulic. Okay? Maraming salamat po guys. See you on my next vlog. At ride safe po sa ating lahat. Peace.